Magandang araw sa inyo lahat. Ito ulit ang inyong lingkod, Mike Padua. At nandito ulit tayo sa ating Tropical Weather Analysis na yung araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes, Mayo 26 hanggang 28, 2021. At itong Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Umpisa natin ang ating graph sat. Ito ang panahon natin na yun, na yung araw na ito ng Miyerkules hanggang bukas, Webes. Meron po tayong surface trough na kung saan meron pong napakahinang LPA o shallow LPA na halos hindi kumikilo sa may silangan bahagi po ng Mindanao sa may South Philippine Sea. At itong surface trough na ito ay nagbibigay ito ng mga thunderstorms, mga pag-ulan, lalo na sa hapon ng gabi. Although mainit pa rin pagka umaga sa malaking bahagi po ng Mindanao, Visayas, Sulu Archipelago at Palawan. Samantala, dito po sa may coastal areas po ng Vietnam, medyo nagsisimula na po yung hanging habagat. Mahina pa naman po ito, itong tinatawag nating mahinang habagat, mahinang hangin mula sa Timog Kanluran. But ito na po yung sign na malapit na po tayo magsimula sa tag-ulan. Okay, na pag lumalakas na po yung habagat, hinihintay na lang po natin ang announcement ng ating Weather Bureau PAGASA. At dito po sa may labas ng ating bansa, mayroon po tayong panibagong low pressure area. Ito po si 99W na kumikilos po sa may Central Micronesia. Kasalukuyan ay mababa pa lamang po ang tsansa na ito maging bagyo sa loob ng 24 oras. Subalit sa sunod na ilang araw, lalo na yung weekend, babantayin po natin ito for further development. At itong quasi-stationary LPA dito, baka ito ang mauunang magde-develop. Kaya binabantayin po natin, although ang European model ay isang LPA lamang po siya, yung American model ay pinapakita ang isa po siyang tropical storm na lalapit sa may karagatan sa silangan ng Kabikulan. So, ito po ay sa Hunyo 1. Mamaya, papakita natin sa inyo ang forecast models to ukol dyan sa low pressure area. Hindi po tayo lalabas ng mga updates dahil po hindi po siya isang bagyo. Kapag naging bagyo po, saka tayo lalabas ng mga updates. But pinapakita na po natin sa inyo na baka magiging maulan tayo sa unang araw po ng Hunyo dahil po sa pagdaan itong shallow LPA na ito. Or baka ito rin, itong LPA na nandito na kumikilos rin na mabilis papuntang Yap Island. Okay? So, dito po sa may taas po, sa may China at Japan, meron po tayong frontal system o major front. Bibigyan rin po ng mga paulan dyan sa area na yan. Ito naman po ang ating fast animation. Nakikita po natin yung shallow LPA dito. At nandito naman po si 99W. At wala naman po itong pangamba sa ating bansa. But may mga isolated thunderstorms po tayong nakaranasan. Dahil po sa convective heating ng ating lupa at karagatan. Dahil po papalapit na po tayo sa tag-ulan. At ito naman po yung windy.com zoom-in satellite animation. So, sa mga oras na itong alas 3, alas 4, nagsimula na po mag-form ang mga localized thunderstorms sa ibang areas po ng Luzon, lalo na po sa may Kanluran bahagi po nito. At dito rin po sa may Sulu Archipelago, lalo na rin po sa may Mindanao, meron po tayo natatanawan ng mga isolated to scattered rain showers and thunderstorms, mga pagkulog at pagkidlat po yan. At dito rin po sa may Kanluran bahagi po ng Mindoro. Okay, and kung titingnan natin na yun yung ating rainfall accumulation forecast, galing po ito sa European model, or this is windy.com, sa susunod na tatlong araw hanggang Biyernes, inaasahan po natin ang mga isolated to scattered rain showers and thunderstorms sa iba't ibang areas po ng Mindanao. So, kita po natin dito mga pagulog at pagkidlat, at dito rin po sa may bahagi po ng Katimugang Kabisayaan. Ang ibang bahagi po ng ating bansa ay magiging katamtaman po ang panahon, although may mga isolated thunderstorms po na posibleng mamuo na sa hapon o gabi. At ito naman po yung ating forecast tungkol doon sa LPA na dalawa na pinapakita po ng American model. So, umpisa natin yung American model. So, sa Sunday hanggang sa Monday, July 31, baka maging isa po siyang tropical depression o tropical storm na papasok po siya ng Philippine Area of Responsibility. At pagdating po ng Martes, lalapit po siya sa may Samar. At sa Miyerkules, dadaan po na napakalapit po sa Catanduanes. At sa likod niya ay may sumusunod po na isa pang tropical storm na posibleng maging typhoon. But ang kanyang tracking po ay pataas po. Hindi naman po ito makaka-afekto sa anumang bagay ng ating bansa. Ito lamang po ang low pressure area na posibleng maging tropical storm base po sa American model. But hindi po natin tinutuunan ito ng pansin dahil po ang itong system na ito ay wala pa po sa European model. Although pinapakita niya sa June 1,
Okay, May 31 hanggang June 2. So, ito yung American model. Pag titingnan natin yung ECMWF, European model, sa June 1, yan po, lalapit po siya sa may Samar at Bicol bilang isang low pressure area. And sa June 2, mawawala po siya, malulusaw. At makita po natin, nag-shift na po yung hangin mula sa Timog Kanluran. So, sign po yan na mag-start na po ang tag-ulan. So, yung European model ay medyo hindi pa po siya aggressive na i-develop po itong low pressure area. Subalit, ang American model ay pinapakita na baka maging bagyo po siya. So, as of this time, nasa 50-50 po ang probability na pwedeng matuloy ito o hindi. So, wag po tayong mag-worry, wag tayong mag-panic kapag may mga lumalabas na balita po dyan kasi isang computer model lang po yan. Kailangan natin ay variety of computer models, yung tinatawag natin multi-model forecast. Nakita po natin yan sa ating website, Typhoon 2000. May link po doon. Nakita niyo yung multi-model. Pag wala po doon, ibig sabihin, malabo pong matuloy. But, may probability na magka magkaroon pong LPA dito sa silangan ng ating bansa, lalo na sa unang araw po ng Hunyo at magpapaulan po dito sa Kabikulan at Eastern Visayas na yung June 1 or 2 or as early as May 31 baka may mga ulan na po tayo dulot niyang LPA na yan. But ang probability na maging bagyo ay medyo malabo pa po, less than 30% base po sa pinapakita ng isa lamang computer models. Okay? So, we'll keep you updated sa Friday. May latest tayo niyan kung anong development po mula sa European model. Sana po, let's hope and pray na hindi matuloy po dahil po naghihirap po ang ating bansa dahil po sa pandemic. Okay? So, yan po ang ating latest mula sa Typhoon 2000. Ito si Mike Pado ng papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagpanood niyo sa aking channel.